Ano, bagong araw ulit tayo at ito pinagpapatuloy natin yung paggagawa dito sa kwarto ni Kapakpak at ayan na yung nag-aasuta dito. Medyo inihinga tayo at ngayon lang tayo nakapag-construction ulit. Bagay talagang sa pulsamula, hindi talaga ako pumapasok sa construction kasi babad ako na sa pagtatagal. Itong part na taas naman niya, matatakpan naman niya ng cabinet dahil magpapalagay ako ng hanging cabinet dyan. Halos kalahati ng pader na yan, yun, cabinet yan. Para wala na itong mga nakakaalat na damitan na ito, ibibigay natin ito sa kabila. Loft type bed naman, yan. Lalagyan lang dito ng mga tubular metal, yata tawag doon. Yan, naka-fix na siya sa dingding. Ganito kataas lang din. So, ang gano'n rin dito, isa, dalawa, tatlo. Tapos, yung tango yata, ganyan. Kagay na. Mukhang tatlo. O, itong bakal isa, dalawa, tatlo. Ginagawa na ng panghagdan. Oo, nag-fix dyan. So, ayan. And ito yung pinaggagastusan ko sa aking sahod. Unang-una is ito. Nakikita niyo yung aking higaan pero hindi pa siya tapos. So, nagpagawa ako ng loft bed. Dito ako natutulog sa taas, nagpagawa ako. Dito ako, yan, magulo pa yung aking pinaghigaan. Tapos, dito naman sa baba, yung mga pinsan ko. So, bali tatlo yung natutulog dito sa baba. Tapos, meron pa dito dalawang lalaki. Yan, so bali, 3, 5, 6. 6 kami natutulog sa kwarto na ito. Tapos, yan, ito, loft type bed. Tapos, yung kisame. Yan, nagpakisame na din ako dahil mainit dito kapag daytime. So, hindi ako makatambay dito, hindi ako makatulog dito kapag daytime. So, nagpalagay na ako ng kisame. Ito namang tiles. Oh! Hindi ko akalain sa buong buhay ko makakapagpa-tiles ako dahil akala ko, medyo magastos din kasi ito medyo pricey. So, ito yung napili kong pattern ng aming kwarto, itong tiles na ito. Kulang pa nga sa budget eh. May balak pa ako dito. Nakikita nyo dito sa part na to, yung aming mga damitan. So, ang pangit tignan, sobrang colorful ang kwarto na to. Ang balak kong ipagawa is dito yung built-in cabinet. So, dito sa part na to, as in built-in cabinet, dito na yung lahat ng damitan namin. Para itong mga, ito, yung mga kalat is matanggal. So, ayan, tapos na kung makikita nyo. Ayan, meron tatlong pita. And ito lang yung pinalagyan ko ng susi, itong nag-iisang ito. Dahil ito yung aking lalagyan ng abubot. And then, ito, ganun din yan. Tatlo din. Sa mga pinsan ko yan, ito yung sa akin. So, ayan, ngayon is ginagawa ni Kakonsi ay minamasinihan niya yung ating cabinet. So, ayan. Ay, excited ako magpintura. Nababaw, pero magpipintura. Okay, maganda dyan. White or pink? Bibili na sana ako ng pintura kanina kaso walang mabilhan yung pink na gusto ko. Yung baby pink. Light pink lang siya para hindi siya masakit sa mata. So, pagbili yung fully pink na itong part. So, tapos na masilyahan and ngayon is pinipinturahan niya naman ng flat white. So, kung magandang kakalabasan niya sa white, baka white na lang. Pero, lagyan natin ng konting touch of pink. So, for today's vlog, continuation tayo sa aking room renovation. Sa mga hindi pa nakakalam, sa mga hindi pa nakakapanood ng aking previous vlog is nagpapaayos ako ng aking kwarto. So, ayan, nagpagawa ako ng aking loft type bed. And recently, ang pinagawa ko naman is ang aking
cabinet. Cabinet. 3 days siya ginawa and kahapon is minasilyahan namin siya ni Kakonsi at pininturahan ng flat white. So, ayun yung nagsilbing primer niya, yung flat white. Lilihain ko muna dahil bang ano masilya. My YouTube channel, it's your girl Kapakpak. And for today's vlog, grabe, it's been a month since huli ako nag-vlog. So, pasensya na po sa mga naghahanap sa akin. And na-appreciate ko po yung pagsasabi niyo po na may mga nag-message kasi na iba na miss na kita, kailangan ko ulit mag-vlog. So, maraming salamat po sa mga nakakamiss sa akin. And pasensya na po dahil ngayon lang ulit ako nakapag-vlog dahil wala nag- May time talaga na tinatamad ako mag-vlog. So, sorry, tamad po mag-vlog. And yan, nagpahinga-pahinga lang tayo. And for today's vlog is, aayusin natin ulit. Aayusin ko ulit ang aking kwarto dahil hindi pa siya tapos. So, ito yung huli kong ginawa sa aking kwarto. Itong cabinet na to, ito yung pinagawa kong built-in cabinet. Hanging cabinet lang siya dahil itong ilalim islagay ng mga labahin. Labada. Laundry. So, lagay ng mga gamit na ng damit. So, ngayon naman, ang gagawin ko is magpipintura nito. Dahil I'm a pink lover. So, ito yung higaan ko, itong sa taas. And dito yung mga pinsan ko. So, binabak muna dito yung aking kutsyon. So, pipinturahan ko yan ng pink. So, ito, iiwan natin siyang white dahil ayon ng pinsan ko na pink yung kwarto namin. So, oh, diba? Nalaglag pa kayo. So, let's go! So, ayan mga kapakpak, ang unahin ko muna pala is yung hisame dahil hindi ko siya natapos pinturahan noon. So, pinitura ko siya ng white and kinulan sa pintura. So, ngayon pa lang natin i-continue. So, let's go. Nakakatalutan pa ako magsalita ngayon dahil hindi na ako sanay mag-vlog. At tagal ba naman hindi mag-vlog. So, let's go. Naubusan na ako ng pintura, no? So, may tira kami yung flat white na pintura. So, ayun na lang yung pangpipintura ko sa kisame. Pero, pang ano to, pang pader. Pinapintura to sa pader namin sa baba, sa dingding. So, dahil, yeah, basa, okay na kaya to, basang, ay! Basang brush. Ang alam siguro to, basa yung brush. Yaman na. So, dalawa yung brush ko. So, itong white is ipang pipitura ko sa kisame. Ito naman isa din din na pink. Wala. Maano ko, ma... Hindi ko na pag-iisahin ng brush. So, let's go.
Wala akong panghalo. Okay na siguro itong brush panghalo. Katagal na nitong ano na ito eh. Pintura na ito. May isang taon na siguro. So, haluin lang natin. Wala kasi ang tatay eh. Tatanong ko sana. Kailangan ko ng karton para hindi umano dito sa tiles yung pintura. O lang. So, ayan mga kapakpak, update lang, hindi ko na na-videohan yung buong pagpipintura ko, no, dahil lalobot ako, tapos nag-church ako. So, papakita ko na sa inyo yung final output ng aking ginawa. Let's go. Tagal ko nagpintura, may 3 oras yata o 4 na oras, so let's go, pakita ko na sa inyo. So, yung mga kapakpak, ito yung pintuan sa labas, no? So, tara, pasok tayo. Hindi ko pa naiimis dahil kakatapos ko lang talaga magpintura. So, pagpasok, ayan, ang kalat, diba? Yan, pininturahan ko ito. Yan. So, ito yung sa higaan ko. Nilagyan ko lang ng konting design, yung white na yan. Nilagyan ko lang yan ng tape habang pinipinturahan ko para magka-white lines na yan. Tapos, ayan. Yan. Kalahati lang ng kwarto yung pininturahan ko ng pink dahil dito nga yung mga pinsan ko, diba, ayaw nila ng sobrang pink, so yung akin lang ang pininturahan ko ng pink, diba, ang ganda dito, ko gandang ganda sa ano nito, sa line na to, sa division na yan, ang ganda. So ito, dahil may sulat to ng pentel pa nung nakaraan, pininturahan ko na lang din siya ngayon nung kakulay ng pader, so bali nagka-design ng ganan. Diba, ito yung cabinet namin. Grabe, ang ganda. I'm so satisfied. So, wait lang. So, update ko na lang kayo mamaya or bukas kapag natuyo na, kasi ilalagay ko pa yung higaan ko. Ito yung kutsyon ko. So, para mapakita ko sa inyo yung final output ng aking bedroom. So, mamaya na ulit. Niligo na ako. Grabe, gutom na pala ako. Kain mo na ako. Thank you for watching. Mamaya na ulit.
salamat sa pangakapakpakin na bukasan na to nung aking vlog nung nagpintura ko nitong kwarto, no? So, ito na yung final output nitong aming kwarto. So, ayan, nilagyan natin siya ng cortina. Isang cortina pa lang yung nakalagay dito dahil wala lang akong extra cortina. Dahil yung gray ko, dapat nilalagay ko dito, gray tsaka pink ka. So, ginagamit ko sa isang bahay yung gray na cortina. So, ito na lang muna habang wala pang nabibiling bagong cortina. So, isang piraso lang siya. So, dito sa ano, sa dito muna tayo sa cabinet. Pinatungan ko lang siya ng ito, ng ibang touch of pink na kulay. Para naman hindi masyadong plain na plain. Ayan. Tapos nandito yung mga marurumi namin damit. And, ito na kinalabasan ng aking pag-iimbento ng kulay. So, ayan. Nilagyan ko lang ng design na white dyan. Dapat mukhang bahay dyan eh. Kaso, nakalimutan ko lagyan ng haligi sa gilid. So, naging bubong lang siya. Nagmukha lang siyang payong. So, ito. Hindi ko na nilagyan ng pink na pintura. Ito yung kanilang higaan. Tatlo sila dito nakahiga. Oh. Tatlo sila dito. Tapos, ako mag-isa dito sa taas. So, let's go. Ipapakita ko sa inyo itong aking higaan. So, let's go. Sana. Alright. Ayan ang aking higaan. So, ayan. Pink na silk ang aking bedsheet dahil maganda daw yun sa balat kasi marami akong back acne. Baka sakaling mabawasan ng dahil dyan. So, ayan. Diba? Ang ganda. Tapos ito ang aking saksakan. Tignan natin. Meron ako ditong mini ilaw para pag sa gabi, no? Pagtutulog na. Ayan. Tapos ito yung para sa lamok. Ito yung aking alkansya na hanggang ngayon is wala pang laman. Dahil wala pang panlagay. Ito yung aking mga abubot. Aking electric fan. At aking mga bags. O, diba? Grabe ang ganda dito sa part na to. Hi, yes. Hi, guys. So, ayun lang. Kuha tayong pang thumbnail dito. Ayun, sama ka. Dito sa taas. Okay, picture tayo dali. Tayo ng before and after ng ating higaan. Go! Opo! Okay, picture. May picture ba dyan? Okay. One, two. Alright, bakit kita natin sa ito? Sa basket po. Dawid po dito pa mo, Ariel. Dali. Okay. 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 One, two. Ganito ako sa kabilang kamay. Again. One. Ganito taas. Tingnan mo ko. Tingnan mo ko. Ganun. Okay. One, two. Alright, ang init. Picture, picture lang kami. Tingin. Step one. Wake up, really gonna rise with the sun. Step two. Get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different. So, ayan, guys. Good morning.
Hindi na tayo nakapag-outro kagabi dahil picture-picture kami. So, dito ko na lang tatapusin na aking vlog. Thank you for watching. Ganito yung ambience niya sa umaga. Napaka-aliwalas. Diba? Ang ganda ng kulay, lalong-lalong na sa umaga. So, hanggang dito na lang muna aking vlog. Bye-bye. Thank you for watching.